Another day, another ride. Medyo matigas yung shocks ko. So, I will try to adjust it. Kahit daan-daanin ko na. One slack at a time to softer setting. One. Okay. Let's see kung anong effect. Sakit sa likod eh. Okay. Then proceed na ako dun sa rendezvous point namin. As usual, sa south, dito kami lagi sa patron nakikita. Chill ride, chill ride. Break in, break in. Huh. Ay, nako. So, let's see. One slot na palambot. Let's see kung mas okay siya. Okay, let's go. So far, ayan, medyo lumambot nga. Ang problema lang kasi sa sobrang baba niya, ang bilis umayad sa humps. So I'm trying to find the balance na hindi siya sasayad sa humps. And at the same time, hindi matatad yung likod ko. Ayan. Ayan, medyo may play na siya ngayon. Or pag humps, talagang mabagal lang siguro. Ayan, oh. Hindi na ako lumilipad pag nalubak. Kanina talagang konting lubak eh. Alam mo. Well, ayan. Oh, ayan. Nice. So, kung solo ako, pwede to. Pwede tong setting. Pero pag may OBR ako, palagay ko yung hardest. Pwede yun. Sabi kasi nila, dapat may play ng mga total length. Pagsakay mo with all your gear, minus 1/4 na total length dapat ang bagsak ng shocks to get the pinaka-comfortable na actually matigas pa rin pero not as much. Just adjust lang. Oh, talagang ganito siya. Dito lang tayo sa slow lane. Anyway, break in pa to si Kermit. Kermit, pinangalan ko rito sa Vulcan Esco eh. Kermit the Frog. Dahil kulay green siya. So, ininyagaw ko siya na Kermit. Medyo matigas pa rin. Kaya pag hindi talaga makuha ang comfort, palit shock absorber. Dun-dun-dun. Pero pagdating sa comfort talaga, iba talaga pala ito pag cruiser. Coming from a small adventure bike na CB500X. Medyo makakapanibago siya. Dahil ko na mababa.
kung dati-dati sa traffic nga eh, kung dati-dati nakikita ko yung harap ko, ay puro likod. Puro likod ang nakikita ko. Likod ng kotse. Dati sisilip lang ako ganyan, nakikita ko na what's in front of me. Right now, wala. So yun, pangalawa, syempre from 471cc to 650cc, iba rin ang pakiramdam ng power niya. So, break-in period is getting to know period. Getting to know you, my Kermit the Vulcaness. Okay, so Patron, assembly time is 7:30, it's 7:15, so I'm early, which is good, para hindi ako nagmamadali. I think see, Sir Bong Yu is already here. Morning, sir. Morning. Huh? Baba. Nasayad sa humps. Ina-adjust ko pa yung hump, yung shock absorber niya. Dito lang sir, may ano lang. Ba't hindi mo kasama si Doc? Maganda rin yung ano mo. Binago mo na, di ba? Oo. Huh? Huh? Oops. Huh? Yeah! Hindi, kasi break-in daw eh. Dapat wala daw muna angkas. Ah, wala ba? Oo, yun ang sabi. Dahilan mo lang yun eh. Ha? Dahilan mo lang yun. Bob, ano ang order mo? 30. Tsaka isang tsara maliit. Nagkagulo. Nawala daw. Nawala yung 30. Si Babaw. Ha? Yung sa akin, 40. Oo, yung 40 daw. 40. Nawawala. Eh, yung dalawang, isang kilong barako. Bakit mo binenta? Hindi mo ito muna, oh, babayaran muna ito. Para tapos na. Babayaran muna ito. 30. Yan. Oh, ito ka ano. Charang mali. Magkano yung dalawa? Oh, sige, dalawa. Pag-abri ng balot. 200 lahat. Alam na alam ng YouTube ko ano binibili mo. Na 300 pala. Mag-iako. Meron ba? Dumaan na ako sa motor dito. Binigay niyo yung tig-bibente. Ay, sino? Bili kayo atsara dito. Oh, dito. Dima Supil. Dima Supil, tsaka yung Suman. Oh, yun. Dito nga. Dito nga ang bilihan. Madam, binibidyo ko yung store mo, ha? Pero yung current ang order ko, baka nawawala din. 300. Naka-reserve na yun eh. Itinawag na eh. Nawawala. Oh, nagkagulo tuloy. Ano sa'yo, sir? 20. 20. Tadadadan. Ala. Misteryo. Saka dalawang atsara. Misteryo. Ah, mayroon din silang atsara. Ito, sir. Nasubukan mo na ba itong leche flan? Ay. Hindi pa? Gumagawa si Cherry niyan. Ah, si Mrs. Abot ko na yung atsara niya. Mayroon na may ari. Sa akin, 40 ang suman at saka barako. Yun yung 1 kilo? Hindi, 1 kilo yan. Tsaka? Ah, okay. Sikat kasi itong lugar sa suman nila eh. Tsaka syempre, yes.
coffee ko, barako. Nakuha ko na yung timpla niya eh. Yung gusto kong timpla niya, fine ang pagka-grind sa kanya. Tapos, 2:1. 2, yung tablespoon, to 1 cup of water. Yun ang ano ko. Kuha ko siya. Kuha ko yung lasa niya. Kaya, tagal din na ano, tagal din in experiment. Ito, wag niyo gutumin tong mga retired. Nagagalit ang mga ano. Junior ako eh, di last na lang ako pipila dyan. Nawala? Sino kumuha? Ito magkano to hotel? 290 plus yung suman na kurenta. Kakasya pa ba yung kurenta? Kakasya pa yung kurenta ang suman? Kung hindi kasya, kahit renta na lang. Mali lang sir, mali. May pasobra yan? May pasobra? Bakit pag si Mrs. ang buibili, binibigyan mo extra? Eto misa, para dito. 40 tapos 1 kilong barako. 40 nagkagulo dahil nag-pre-order tapos may naka-prepare daw dito kanina. Nawawala. Pa-extra pa sana 'yon eh. Tama oh, may iba pang customer dumadaan yung gusto bumili talaga dito. Eto bawasan, sir, kailangan mo? Sir Dan, kailangan mo? Suman? Hindi, madami suman dito. Ah, okay. Salamat. Walang pa sobra. Ay, salamat. Oh, kasi pag si Mrs. ang bumibili rito. Thank you ah. Laging may pasobra. Tapos pag ako wala. Yeah. It's not bad to ask. Solved. Balik na muna ako rito kay Kamada ko muna rito sa motor. Yan si Kermit oh. Break in. Oh, may pasayero ka ngayon Kermit. Suman. So from here, diretso na kami sa My Honey's Farm. Kaya kinuha na namin yung palengke namin para mamaya pag-uwi via Balete na kami para hindi kami masyado maipit dyan sa traffic sa Lipa, lalo na dyan sa harap ng base. Minsan matindi yung traffic dyan eh. Yeah.
maganda lang. Which is okay din. Top door. Hindi kailangan mabilis kasi may konting twisties din going down. Ito lang pala ang diferensya ng ano? Ng cruiser bike. Alikabok. Swak na swak. mapasok. Yung talsik ng gulong na ni Bob sa harap eh. Kita-kita ko yung alikabok. Buhangin siguro yun. Ito lang. Kaya siguro advantage din na may windshield. Tsaka buti na lang may break-in pa ako. At mabagal naman ako magmotor eh. Pero feel ko na hindi bagay itong helmet ko. Ang pangit ng helmet ko for this bike. Dahil sa wing drag. Meron kasi siyang visor, adventure helmet kasi ito. You need to change this. Or else, kukuba ako sa kakayo ko habang nag-ride. Kaya time to change the helmet. Yung classic na lang siguro na helmet na bilhin ko para either way pwede siya. What's happening? Okay. Hala. Grabe naman yun. Odometer ko ngayon is 288. Sabi dun sa Kawasaki, after 300 kilometers, pwede na ako to up to 6,000 RPM. Yun ang advice nila for break-in period daw. Before 300 kilometers, RPM is 3,000 max, or at least try to be in the range. Pero above 300 kilometers, pwede na sa 6,000 up to 1,000 kilometers. And then change okay. First TMS, balik sa kanila. That's it. So, swabe lang. No need to rush the break-in. Para maganda yung pag-break-in sa engine niya. May away papunta sa May Honey's Farm. Matagal na kami hindi nakabalik dito eh. The last time I was here, under construction pa yung mga kalsada. Tapos meron sa lang extension na ginagawa. So malamang by this time tapos na siguro yun. Balita ko nga meron na silang show paggabi. Meron na silang live band at 5 PM onwards. So business is good. So far, the weather is cooperating. And we are in mataas na kahoy, so medyo malamig ang klima. School zone. Taran. Chill ride lang. Isang araw, pinalabutan ako dun sa nakita kong Ducati. May soul rest in peace.
Head-on collision siya sa high ace na van eh. Kawawa naman. So, rest in peace na lang, brother. Okay na. Dati putik-putik dito itong portion na to, pero ngayon mukhang okay na. Good. Naayos na nila. Or doon pabanda. Alam ko dito yun eh. May konting road repairs dito eh. Ayun, meron pa pala. Okay. Hindi kaya sumabit tong si Kermit. Dahil ang baba mo. Ah! Nakakailang. Dito lang talagang advantage ko naka-adventure bike eh. Dun sa CB500X ko na hindi ko malang pinapansin yan. Ngayon, mas conscious ako sa mga lubak. Ah, well. Alright, here we go. We have to make a left turn here. And the farm should be on the right. There, oh. Yan, oh. Ginagawa. My Honey's Farm. Yun. Ito, medyo makitid. Here you go. Ito ako dumadaan. Hirap umikot dun eh. Ang laki ng tendensing matumba eh. Ah, wala rin. May kotse! But this is my honey's farm. Look at the view. Oh, ito may tall volcano. Yan oh. Ang ganda, diba? You can even see Tagaytay Ridge. Dito na kami. May Honey's Farm. Great improvement. Mayroong additional space to renovate. Dati ito parking lang to. As meron na rito. Tapos may second floor na. Ganda ng pagkagawa. And the view. See? It never fails. At ilang beses ka pumunta rito. Ano yung kamahamanga. Lalo ngayon, clear na clear yung weather. Kita-kita mo yung Tagaytay Ridge. Nice. Reason why riders come here and have breakfast. Siyempre, dito muna kami nag-park. Ayan. Okay, see you later.